Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating ang salita sa araw na ito, March 23. Ang ebanghelyo natin ay John 8, 21 to 30. Ako po si Father Luciano Feloni, Parish Priest ng Kristong Hari sa Diocese of Novaliches. Sabi ni Jesus, "When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He and that I do nothing of myself, but I say just what the Father taught me. He who sent me is with me, and has not left me alone because I always do what pleases Him." Nagsasalita si Jesus tungkol sa pinakamahirap na oras ng kanyang buhay, ang kanyang pagpapako sa krus. Yun ang time na itataas siya sa harap ng lahat. Itataas dahil ipapako sa isang krus, papatayin, itataas. But it's in that moment, the worst, the most painful moment ng kanyang buhay, kung saan naramdaman din ng Panginoon na hindi umalis ang Ama sa kanyang tabi. Sabi ni Jesus, "He sent me and He has not left me alone." Dumaan sa damdamin ng Panginoon ang damdamin ng abandonment, but dumaan din higit sa lahat, naghari sa kanyang puso at isipan yung feeling ng kasiguraduhan na hindi umalis sa kanyang tabi ang Ama. Na ang nagsugo sa kanya ay all the way sa kanyang tabi. Na ang paghihirap ay magiging ding ang pinakadakilang pagpapakilala. Na ang paghihirap ay magiging ding ang pinakamataas na karangalan. Sana pagdaan po natin sa hirap, huwag nating makalimutan itong mga bagay na ito. Huwag nating makalimutan na yung nagsugo sa atin ay kasama nating all the way, kahit sa oras ng hirap. Kahit hindi mo maramdaman, kahit maramdaman mo yung abandonment, alam mo sa loob-looban mo na hindi ka pinabayaan at hindi umalis sa iyong tabi ang Ama. At alam mo na ang worst moment of your life, siya rin ang magiging biggest blessing of your life. Humarap tayo sa krus na may ganyang conviction na hindi namang ito useless, na hindi namang itong abandonment, na hindi namang ito ay walang silbi. Tulad ni Jesus, humarap tayo sa krus, punong-puno ng pananampalataya sa Diyos na nagpadala sa ating sa sitwasyon na yan. Kung nagustuhan mo ang video nito, pass it on. Punuin natin ang good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.